frog dissection. So para magawa ito, ay naghanap muna kami ng frogs. Ipikot namin ng buong kutaba to, lahat ng sulok-sulok nito, para makahanap lang ng mga palaka. At nung nakahanap na kami ng palaka, ay nag-start na kami sa aming frog dissection. Una namin ginawa, ay nagugas ng aming kamay at nag-ready ng aming mga gagamitin para sa frog dissection. Nagsuot na kami ng aming surgical gloves, nagsuot na rin kami ng aming surgical mask, na may kapares ng aming lab gown. So, nag-prepare na rin kami ng mga bagay na gagamitin namin para sa dissection. Payo bag, paper towel, surgical gloves, blade scalpel, markers, alcohol, forceps, scissors, and pins. So, yun yung mga kailangan natin gamit para sa ating blade dissection for today. So, ang una natin gagawin ay kunin natin ang ating frog, tapos hawakan ng mabuti, kumuha tayo ng malaking needle, at hanapin ng soft spot ng ating frog sa kanyang likuran para dito itusok mamaya ang ating needle. So, pag nahanap na natin ito, ay itusok na natin ang ating needle. Ang tawag sa process na to ay fitting procedure, kung saan ay ini-insert natin yung ating needle sa between ng head of the frog and its body, kung saan nakalocate ang brain ng frog. Ang purpose nito ay wasakin ang brain ng frog para ito ay ma-paralyze. So nakikita nyo ay tinutusok ko na yung needle kasi nahanap ko na po yung spot na dapat pagtusukan nito. And pag natusok na po ito na maayos ay iikot-ikutin po natin yung needle para po tuluyang ma-destroy yung brain ng frog. So it will take a while, let's fast forward. And then nung na-feel ko na hindi na pumapalag yung frog at saka na-confirm ko na paralyzed na ito, ay tatanggalin ko na yung needle para tuluyang mawasak yung kanyang brain. So ayun na, tinanggal ko na nga. Ang susunod na gagawin natin is ipipin na natin itong frog natin para maka-start na tayo ng dissection. We will pin it limb by limb. After nating mapin ay mag-draw na tayo ng outline kung saan natin ikakat ang ating frog mamaya sa ating dissecting. So ayan, successful na yung pag-draw natin. Ngayon, start na natin ang ating pag-dissect. First, I cut along the midline of the body of the frog. Then, make a transverse cut sa above the legs and below the arm na part. Pero, dahan-dahan natin itong gagawin to make sure na hindi natin makakat yung muscles. Now, we're just going to cut the skin. Yung ginamit ko nga pala na pang-cut dyan ay yung blade scalpel and forceps to lift the skin. Gumamit din ako ng scissor para sa pag-cut ng skin. Now, sa kabila naman, yung ika-cut natin na part. After kong ipin itong skin na to. Ngayon ay gumawa ulit ako ng transverse cut dito sa upper legs naman yan. Tapos, pinakat ko yung skin gamit yung forceps at saka yung gunting this time. Tapos, yung isang transverse cut naman dun sa may babaan na leg na part. After nito ay nililinis ko yung pag-cut ko dito. Iniingatan kong mabuti na hindi makat yung muscle. So, gaya ng ginawa natin sa skin kanina, ay this time gagawin din natin yon, pero sa muscle naman. Tandaan na pag napuputol tayo ng muscle ay dahan-dahan lamang at maingat kasi baka ma-damage natin yung mga organs sa loob. Naku, gumagalaw pa yung froggy ko. So, ito yung kanyang liver, itong itim na to. Ito yung stomach and small and large intestines. Yan na part na yan, yun naman yung stomach. Tapos makikita natin, let's zoom in, na tumitibok pa yung heart ng ating frog. So, tignan natin mabuti kasi hindi maklaro yung frog natin. Let's zoom in para makita natin na tumitibok talaga yung heart. Tignan nyo, tumitibok yan. Diba? Nakikita nyo tumitibok pa yung heart. Now, so nakikita na natin lahat ng parts nyan. Yung isang part na parang reddish dyan, yan naman yung kanyang lungs.
So, mag-start na tayo ng dissecting. Pag mag-dissect na tayo ay kunin natin yung part na gusto natin tanggalin, tapos itaas natin ito habang pinuputol natin ang parts na ating gustong tanggalin. Ito, dahilan nito ay para hindi madamay o hindi madamage yung ibang part habang pinuputol natin ang part na gusto nating putulin. So, yung unang pinutol natin ay ang kanyang small and large intestines. Then, gumamit ako ng paper towel para matanggal yung mga kalat para mas maklaro ko yung puputulin ko na sunod na part ng kanyang organs. Mas malinis na, mag-start ulit tayo sa pag-dissect. This time ay yung liver naman yung tatanggalin natin. Yung black part na yan, yan yung liver niya. Sa nakikita nyo ay kabado pa akong magtanggal kasi nga baka madamage natin yung organ na yan. So dahan-dahan lang tayo sa pagtatanggal ng liver at pagpuputol ng mga muscles na nagdidikit sa kanila para hindi madamage yung ibang organ. So ayun na, napit ko na siyang maputol guys. At nakuha na nga natin ang liver. Now, let's proceed sa stomach. Itong puti na to na malaki na nagkukontain ng something sa loob, yan yung stomach niya guys. So, kaya ng kanina, medyo itaas natin, tapos putulin natin yung nagkukonek sa kanila sa ibang organs. So, ayan, natanggal na natin ang ating stomach. Now, mag-proceed na tayo sa heart. Nakikita nyo yung heart tumitibok pa guys. So iaangat natin, then puputulin natin ng daan-daan yan para hindi ma-damage yung lungs sa likod. So nung naputol na natin yung heart, ayan na nga, lungs na yung natira. So tatanggalin muna natin itong heart. Maliit lang yung heart ng frog natin kasi nga maliit lang din yung frog. Tignan nyo guys, tumitibok-tibok pa yung puso niyan. Tumitibok-tibok pa guys, oh. Now, let's proceed sa pagtanggal ng lungs. Itong part na to, yan yung lungs. So, dahan-dahan pa rin yung pagtanggal natin. I-up natin yung organs, tapos dahan-dahan puputulin yung mga connective tissues dyan para matanggal talaga natin ng maayos yung lungs natin. Medyo nahirapan ako dito, guys. Kasi nga, iniingatan ko na hindi mawasak yung lungs. So, ayun na, successful! So, natanggal na natin ang lungs. So, nilinis ko muna ulit yung frog ko kasi wala akong nahanap na body fat. So, nilinis ko muna siya. Ayun sa mga kasama ko ay malnourish itong frog ko at wala siyang body fat kundi yung maliliit na lang yan. So, na-conclude ko na yan yung body fats niya. So, tinanggal ko na lang din. Kasi siya na lang yung natira dyan eh. So, tinatanggal ko na yung body fats. Same process pa din, dahan-dahan. Tinatanggal ko sa mga connective tissues niya yung body fats. So, dahan-dahan ang pag-alis. So, ayan, natanggal na natin. Kompleto na ang ating organs. So, nakalimutan ko nga pala yung spleen. So, itong bilog na to ay spleen. Dahan-dahan ko yan tinanggal. At masyadong maingat ako sa pagtanggal dyan para hindi pumutok yung spleen. So, natanggal ko na siya. So, divide na natin ng mga parts, guys. So, yan yung body fats. Ito yung ating lungs. Ito yung ating heart. Tignan nyo guys, tumitibok-tibok pa yan. Kahit ang tagal na nung pagkatanggal sa kanya, titibok-tibok pa yung heart ng frog. Tapos ito yung stomach. Meron pa yung laman guys, oh. Yan yung stomach niya guys. Kaya yung itsura ng stomach ng frog. So look to your heart content. Now ito naman yung ating liver. Yung black part na yan, liver. Ito yung spleen, yung bilog na yan. Successful, hindi ko siya nabasag guys. And then ito yung small and large intestines niya guys. Yan siya. Now, yes, let's take a
So closer, tingnan natin mabuti yung itsura nila. And then, successful ang ating dissection. Sulit yung 5 hours na paghahanap at pag-iikot ng buong Cotabato para lang makakuha ng frogs. RIP Froggy, pero congrats sa akin at aking partner. Okay.